Gusto nyo bang pumunta sa lugar na napapalibutan ng kabunduan? Or kaya ay maligo sa Bukal? Or di kaya ay tikman ang Dude's Pizza? Na masarap ipari sa malamig na inumin ng Tuburan Cafe at Millennial Tea. Pag sinabi natin Tuburan, ang unang nasa isip natin ay ang kanilang spring. Pero hindi lang yan yung pupuntahan natin for today. My name is Joe at samahan niyo akong mamasyal dito sa Municipality ng Tuburan. Ang bayan ng Tuburan ay natuklasan noong 1851 ni Don Mariano Montibon na nagmula pa sa Municipality ng Sugod. Ang kasalukuyang poblasyon ay nakilalang Tuburan mula sa nagkalat ng mga bukal na kung saan mapagkukunan ng inuming tubig para magamit ng sambahayan. Ang Tuburan ay nagmula sa wikang Cebuano na nangangahulugang tubod. Yes, I am Vice Mayor Aljon Diamante of Tuburan Cebu. Actually, itong Tuburan Coffee, hindi ko ito pinapangarap. Nagkataon lang na inaalayan ng Panginoon ang pangarap ko sa taga-Tuburan na gusto kong makatulong sa mga mahihirap. Alam niyo ba na noong 2011 lang mag-umpisa magpatanim si Vice Mayor Diamante ng kape sa mga Tuburanos sa tulong na din ng DENR. At ngayon, meron na silang sariling coffee farm. Nung yung programa na yon, hindi ako nagpatanim ng ordinary na kahoy. Ang pinapatanim natin is coffee. So, yun ang umpisa talaga ng Tuburan Coffee. So, nung nakita ko na maganda pala ang coffee, so nag-venture na lang ako ng seedlings na clone, yung tinatawag nating clone or cutting. So, bumili ako ng magandang produkto, magandang seedlings. So sa ngayon, meron na tayong sariling seedlings na kung saan itong seedlings natin accredited na rin ng Bureau of Land and Industry. So matatawag natin itong coffee ng Tuburan is angkop talaga, no? Kasi galing sa isang magandang study at saka accredited ng Bureau of Land and Industry. So maganda yung quality kasi hindi tayo gumagamit ng mga synthetic at saka mga chemical fertilizer. Organically grown talaga. So, yung kabahan ng kape namin is organic and then pinipitas po siya ng yung pulang pula. Hindi po tayo nagpipitas ng hindi pula. At saka yung sorting niya is manual. So, yun ang kaibahan ng Tuburan Coffee. Assure ng mga farmers ng Tuburan Coffee Farm dahil ang mga kape na na-harvest ay binibili ng Tuburan Coffee Technical Marketing Corporation wherein sila din yung nagpo-process para magiging kape at dinadala naman ito sa Tuburan Cafe para magiging sangkap ng kanilang inumin. Pinapangarap namin na darating ang panahon na itong Tuburan Coffee is makikilala ito sa buong province of Cebu at saka sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo. So sa ngayon, nasa mga 29 barangays na ang nagtatanim dito sa amin at hinihikayat po namin yung lahat ng mga Tuburanons na magtanim ng kape para naman makikilala ang Tuburan na the coffee capital of Cebu. So sa ngayon, itong Tuburan Cafe is ito yung landmark namin sa Tuburan. Kung may bibisita dito, pwede nilang tikman ang produkto naming kape na masarap talaga. So welcome back everyone. Dito tayo ngayon sa coffee farm dito sa Tuburan, Cebu. And kasama natin si Sir Milmar para i-explain niya sa atin kung ano yung mga process na gagawin sa paggawa ng coffee dito sa Tuburan, Cebu. So first, we have, because of one is harvest using hand pick. So after that, we have first process is depulp using a depulper machine. So after depulp, we transfer in the winds in the solar dryer. So to avoid So kani siya unsa naman ni tawag ani dire? Kay man naman ni siya kuan kanang gibuhat na ni siya? Yes, or gipauga. Ato ni siya i pauga so avoid moisture, no? So 4 to 6 days mauga na siya ang coffee. After we have to dehull using a dehuller machine. At the back you can see the result of the dehuller machine.
Maraming proseso ang pagdadaanan bago tayo makainom ng kape. Kaya dapat, tangkilikin natin ang sariling atin. At kung gusto niyo naman mag-relax at magmuni-muni habang sinisilayan ang kabutuhan dito sa Tuburan, ay maaari kayong pumunta sa tinatawag nilang 360 view na nasa taas lang ng taniman nila ng kape. Isa din sa likas na atraksyon sa lugar na ito ay matatagpuan sa hilagang kaluluwa ng bayan ng Tuburan, ang Marmol Cliff. Kaya, upat ka sapa among gilabang nga usa ka sapa ang gilumsan sa akong motor. Ang pagpunta sa Marmol Cliff ay swak na swak sa mga tao na naghahanap ng challenging na adventure. Ito ay tinatawag na Marmol Cliff dahil sa mga bato nito na mukhang isang marmol. Ang tubig na dumadaloy dito ay napakalinaw na napapaligiran ng malaking puno na nagpapangat na nito. Ang katahimikan ng lugar ay nagsasabi sa iyong sarili kung gaano nga ba kaganda ang lugar na ito. At kung gusto nyo naman ng relaxing place to enjoy with family and friends, Blue Hole ang pwede nyong puntahan. Blue Hole Springs sa San Juan, Tuburan, sa kanlurang Cebu ay tunay na nakakaakit dahil sa kulay asul na tubig. Ang Blue Hole Spring ay isang nakatagong hiyas na literal na parang isang malaking butas na malalim. At dahil walang interest fee dito, pwedeng-pwede kayong pumunta dito kahit isama nyo pa buong pamilya. May mga tables and chairs din na pwede nyo rentahan sa halagang 300 pesos lang naman. Hi, I'm Yeda Marie Maharokon. I'm the owner of Dude's Pizza Tuburan Branch. We are located at Barangay 4 across 7-Eleven. We are open at 9 a.m. to 9 p.m. Monday to Saturday. Thank you.
At isang panibagong video na naman na natapos namin for today, and because of that, I would like to say thank you to the people behind this trip. Vice Mayor Aljon Jamante, Mamieta from Dude's Pizza, Joji and Steve Ortiga, and I would like to say thank you to our friend Gala Nijan and Joseph's Lechon Billy. And I hope that you enjoyed. Don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in my next vlog. Goodbye for now.